guys, kumusta kumusta? Welcome to my page, Kuya Wilson Boy Canada, guys. Today's vlog, nandito kami sa Sylvan Lake para mag day camp or picnic, guys. Pero meron tayong mga kaibigan dito from Calgary. Kausapin natin sila kung ano yung buhay nila dito sa Canada. Yung isa nakapangasawa ng farm, yung Canadian before, and then yung isa nakapangasawa ng Filipino sa galing din dito sa Canada. Okay. Hello, Roda. Kumusta? Mabuti po, Kuya Will. Hi. Hi, everyone. Shout out sa inyong lahat. Shout out dyan sa taga saan ka? Samar. Barangay Loob Basi Western. Samar. Shout out dyan sa mga taga Samar. Shout out sa iyong atanan. Roda, kailan ka pumunta dito ng Canada? 1997. Paano ka nakapunta dito? Ang ako amiga na meet naasyag amiga na apam tapos mm-hmm. yung apam di ba apam na meet ko naman yung amiga na apam gi-recommend ka sa kaibigan and then nag-click man mm-hmm. so nagkaroon ng anak na isa so isa lang anak here, isa lang 28 years old na siya mm-hmm. tapos nung nagsama kayo sa apam niyo mga ilang taon? Close to, 14 years for sure. 14 years. So, pero ngayon wala na kayo? Naghiwalay kayo? Na. Anong dahilan? Bakit naghiwalay kayo? Pwede ba namin tanungin anong dahilan? O ano yung mga karamihang mga rason o dahilan? Bakit hindi magkasundo ang mga apam at saka Pilipina? I think yung miscommunication, hindi maging honest each other. Communication talaga? Oo, like me. Communication talaga yung number one. Sa anong pamaraan? Bakit communication? Number one doon, yung alam mo naman yung buhay dito sa Canada, di ba? O may nagkatrabaho, and then meron akong kita, meron mm-hmm. din siyang income. Mm-hmm. And then, ang income ko is akin lang, ang income niya is income ko rin. And then, so gusto mo na yung income sa asawa mo, gusto mo na ang income ng asawa mo ay may party ka rin doon. Yes, which I'm guilty with that. Ginagamit ko sa lifestyle ko and then alam mo naman, magpapadala tayo sa atin. Hindi ko sinisisi yun na kasi akong nagbibigay, hindi ako hinihingian, kaya lang minsan, tapos yung lifestyle natin dito na bilhin nito, bilhin yan. Mm-hmm. Even you don't really need it. Hanggang sa nauubos. Bakit ganun ka dati? Because I don't think in my future, akala ko yung nandyan lang yan. Hindi maubos. Tapos, syempre, mawala ng trabaho. Minsan, nandiyan ang buhay natin nag-iiba dahil minsan magkasakit ka, wala ng trabaho, di walang income. Mm-hmm. To be short the story, mm-hmm. communication talaga ang... So, yun ang dahilan bakit kayo nagkahiwalay. Oo. So, sino nag-file ng divorce? Ikaw o siya? Well, ako. Ikaw na ako? Iniwan ko na lang. So, pero nagkasundo na kayo? Hindi, maayos naman yung namin. Siyempre, sa una, hindi ko yawel. Mm-hmm. Diba? Try to be civilized na lang para mm-hmm. na lang sa anak namin. Mm-hmm. And then, kinuha ko yung akin. Yung anong gusto niya doon sa mga gamit namin, binigay mm-hmm. ko rin. Hindi rin ako nakipag, yung agreement na aakin lahat yun. Mm-hmm. Hinati ko rin yun. So, ano yung masasabi mo? Ano ma-advise mo sa mga Filipina nangangarap pagka-afam? Well, maging hindi kasi lahat yung iniisip natin na ay mayaman. Mm-hmm. Diba? Number one, mag-communicate kayo at other at yung mga expenses nyo. Mm-hmm. Alam nyo bawat isa, yun ang number one. Mm-hmm. Mayroon bang mga afam na pipigilan ka or mayroon bang mahigpit sa expenses kahit hindi nila pira yun? Mayroon din yung iba kong kaibigan pero swerte ko lang dahil yung akin hindi naman nagsasalita pero I think inaano lang niya na maging happy ako. Pero sa ngayon, mayroon ka ng iba? Ayo, kasi divorce ka hiwalay naman kami matagal na eh. Pero ngayon, mayroon ka ng iba? So, yes, mayroon Kuya Will. Ano yan, Filipino apam? Apam pa rin. Wow, man, bakit apam? Ayaw mo sa Filipino? Hindi sa ayaw ko. Yun lang naman ang naging kasundo ko, di ba?
So, anong ngayon? Anong kaiban siya ngayon? Naging honest na ako at saka nasa table na siya lahat. Mm-hmm. Yung goal ko at goal niya, pinag-uusapan and then kung mag-click, ayun na. Hindi yung dati kasi Kuya Will, yung akin lang yun. Basta gusto kong diretso-diretso doon. Hindi ako nagsasabi. Ayaw ko. Pero manghingi ka ng pera sa kanya, pero kung mayroon kang gustong gawin, ayaw mong sabihin sa kanya. Ayaw. Basta, and then, syempre, kung may gusto kang bibilhin, need mo nang depende how expenses, mahal masyado, kumukuha ko nang sa kanya na, okay, ang tingin ko kasi noon, akin din yun. Hindi mo naisip na mali yun? At that time, I never think that way. Pero ngayon? Ngayon, iniisip ko na. At saka mas, ngayon, peaceful. Talaga. Mas matured ka ngayon. I think matured. Yeah, matured. Mas matured ka ngayon. At alam mo na kung paano kayo magkasundo. Honest. So, anong mas advice mo sa mga maghanap? Saan sila maghanap? True friends. Kasi yung friends mo, kilala na siya. Or either online, mayroon naman mga online ngayon, di ba, Kuya Will? Make sure lang na legit siya. Hindi yung akala mo marami siyang pera, go ka na ng go. Kilalanin mo muna. Ay, yung nasa online dating, ano ba yan? Mga legit ba yun sila dyan? Legit, kasi yung apam ko sa, itong apam sa ko online? Ngayon, sa online kang nag-ano yan. Wow. Meet in person. And then, maging smart ka rin. Yung Plenty of Fish? Yung, or iba? Hindi ko sa Facebook yun. Sa Facebook? Sa Facebook. Yes. Marami dyan. Marami rin akong kaibigan na nag-okay naman sila. Kasi maraming gusto. Kuya, hanapan mo ko ng apam. Hindi, wala kong alam ng, ang alam ko lang yung Plenty of Fish na dating site dito sa Canada. Maraming dating site. Marami pala dito. May mga Tinder, may mga... I have lots of friends, including yan. Doon, yan, sa likod natin. Nag-click. Number one, be honest, pag makita mo siya, kahit ID, para ma-sure mo na kung saan siya nakatira. Yes. And then meet in public. Pero paano kung nasa sa outside Canada, parang nasa Pilipinas, nakipag-date? Video call. And then maging smart ka naman, yung mga kunting bagay lang, saan ka nakatira, o address, mag-google na natin lahat ngayon . Mm-hmm. Oh. Pero kasi mayroong ibang nanghingi, padalhan doon ng package, pero hingian ng pera. I don't think so. Kasi, I think sa unan yun namang pag-meet, hindi naman yun right away iisipin mo . Paanohin mo naman pahaba-habain yung araw or buwan. And kailangan bang umabot ng isang taon bago mag... Hindi naman. Hindi. Matagal yun. Mga ilang buwan kaya maka-decide ka nga, ito talaga, ito to, hindi. Depende. Siyempre, kung nagbe-video call kayo, and then, ipapakilala niya yung relatives niya, yung mama niya, yung kapatid niya, whatever na, basta kakilala niya, Esmin, decidido sa'yo. Legit. Pero legit kung, yun. Kung walang video call, picture lang. Ay, naku, wag na. Maghanap ka na lang ng iba. Okay, guys, warning yan ha, sa mga babae dyan, kasi maghanap ng hapam. May mag-message, the picture lang ay hindi iyan 100% legit. Yes, video call. Dapat video call para makita talaga. Makita mo yung surrounding, kahit sa bahay niya, hingian mo siya ng something na alam mo. Saan, pwede bang pating, surrounding, makikita mo ang bahay, may mga picture. Oh, yes. Yung ganun. Para malaman talaga na totoo. Either may pusa siya. Oh. Or dog. Siya iba, Pilipino, pero second time. Parang second, nag-divorce yung Filipino, no? Galing Canada, nag-divorce, tapos ikaw nakita sa Pilipinas, doon ka. Ako taga Cebu. Taga Cebu. Tapos, pero diyan sa taga Cebu. Yeah. Bisaya. Tapos nagtrabaho ako sa Cagayan de Oro sa Ororama Pharmacy. Tapos itong na-meet ko na Pilipino, nagpunta sa pharmacy, bumili ng tagamit. Para sa Chania acidic. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Tapos ngayon, siyempre, continuous yung gamot niya. De, lagi na siyang bumibili doon. Tapos nagkakilala na kami. Tapos ayun, ganito. Tapos nagpinto siya nga ang asawa niya nandito sa Canada. Oo, may dalawa silang anak. Tapos ngayon, yung kinuha na sila. Tapos nung kinuha sila, pagdating niya dito,
Before that, nga paalis na siya, sabi niya, punta siya ng Canada. Sabi ko, sige, sige, pag may agency doon, kasi uso noon ang ano, yung mag-hire ng mga workers sa mag-apply o mag-apply ng ano. Sabi ko, sige, maghanap pa ng agency doon, tapos ano, mag-apply ako. Tapos, nung pag-alis niya, papunta sa ano, 1993. Mm-mm. Tapos ako naman at the time, papunta ng Hong Kong. Papunta ako ng Hong Kong. Tapos noong nandoon ako sa Hong Kong, may communication kami dahil yun nga sa agency, may agency doon nga nag-recruit ng mga workers. Tapos ako ang ginagawa niyang parang mga ano doon sa Hong Kong, mga workers. Ang nangyari, ano naman yung ang agency na ano niya, hindi pala legit yung may ano ba? May pagka-scam. Sabi niya, ay, hindi maganda yung ano, yung agency, kaya iniwan ko, sabi niya sa akin. Kaya nga, nadismaya kaming mga taga-Hong Kong. Tapos ngayon, tuloy ang communication namin. Tapos at that time, nakaprocess yung divorce ng asawa niya dahil nga, ano, may yung asawa niya, may iba na. Kaya nagka-divorce sila. Tapos no, nag-divorce sila. Tapos nung natapos na yung divorce niya, nakipag-ano siya sa akin na uuwi siya sa Pilipinas, dadaan siya sa Hong Kong. Kasi may pamangkin din siya doon. Oh, tapos ngayon, hindi siya naghanap ng iba. Ikaw talaga tapos, ang hinahanap. Ang nangya... ako naman naman, parang ako po nang parabang nagsamantala na rin ako. Canada eh. Makapunta ako pa ng Canada. Oo. Pagdating doon sa ano, sa Canada, eh nag-ano kami ng ano doon, nagpakasal kami doon sa Hong Kong. Bago siya umuwi ng Pilipinas. So pagbalik niya doon sa Canada, piniprocess na niya yung papers na papers ko. Kaya nga wala na, hindi lang one year nakapunta na ako doon. Wow, swerte mo. Inano kami ng January 8, ano ako doon, November. Ang bilis ng divorce niya, no? Hindi, tapos na yung divorce niya. Ah, okay. Oo, yung process ng pagpunta ko sa... Pagpunta ko dito. Wala pang one year na. Na-approve ako dito. Kaya, ayun, nagkatrabaho na ako. Tapos yung ang trabaho niya pang gabi, ako pang araw. Tapos alam mo naman, may winter sa Canada. Hindi ko naman alam, hindi rin niya inano. Ayan. Tuwing punta sa trabaho, lagi akong nadadapa kasi na-slide ako sa snow. Tapos nagagalit ako. Sabi ko, ba't hindi mo sinabi? Mabuti pa sa atin, ano pa, magsakay ka ng ano, sasakyan, sa harapan pa ituan. Hinto. Sabi naman, nagalit siya. Sabi naman niya, di umuwi ka. Sabi ko naman, natauhan ako, uwi. Ano yung pangarap ko dito? Tapos ngayon, nagkakuan naman kami, nagpintuhan kami ng maayos. Oh, tapos ayun, ganito. Ilang taon na yung relationship niyo at ilang isang mag-asawa? 25, 26. Ang ano doon, ang meron talagang true love sa second time, yung pangalawa, hindi ka naman siniswerte sa isa, yung pangalawa, meron kang swerte. Mm-hmm. Pero meron yung ding ibang nangyari, hindi swerte sa pangalawa, swerte sa panguna. So sa iyo ang nangyari, hindi siya swerte sa kanyang first wife, may swerte naman siya sa iyo. Yes. Ang ano dyan, siguro, open communication and maging honest sa isa't isa. O, maging honest sa isa't isa. Ano, kasi kagaya kung may bibilhin ka, sabihin mo na ganito. Kung ayaw niya, parang kinokontrol ka, isipin mo rin, bakit? Kasi pag may inaanaw ko sa, hindi pa pwede, maghintay ka ng tamang panahon kasi may binabayaran pa tayong ganito. Sa awa ng Diyos, matagal nang wala na kaming mortgage. 5 years ago, natapos na yung mortgage namin, amin na yung bahay. Wala na kaming, kasi nga, senior na rin.
So na-enjoy mo na talaga ang buhay ka na dyan, na wala ka na pinabayaran mo. Ayun pa, mga insurance. Malilit na lang. Ang mortgage is under. Oo, yun ang mortgage. Lalo na ngayon ang mahal na ng mga... So ano masasabi mo sa mga kababayan natin dyan na mabigay ng advice na gusto pumunta ng Canada, mag-asawa ng APAM or Filipino? Ang advice ko sa ating lahat, makapag-asawa man kayo ng APAM o kalahi natin, ang importante na lahat ng mga desisyon, lahat ng ano, pag-usapan. Kasi kung isulo-sulo mo, tapos malaman ng isa, kagaya ng halimbawa, mag-withdraw ka sa bangko, tapos mamaya-maya nalaman niya ng kagaya ng asawa ko, may notification. anong ginastos mo? Anong binibili mo? Ganon. Kaya nga, open communication. Tapos, kung hindi pa kaya, huwag bibili ng hindi talaga kailangan. Dapat bago bumili, magkasundo. Oo. Samahan ka pa, sila pang mamili. May puntahan ako na party, kailangan ko ng damit. Sinasamahan mo. Magsukot-sukot ako doon, sabihin niya, hindi bagay sa iyo. Ito bagay. So sila na yung mag-decision. Ito bagay sa iyo. Naman ako sa iyo. Sige, ito yung gamit. Siya pa. Minsan nga, sabihin ba niya, mag-heels ka. Ayoko, baka maya matapilok ako. Matanda na ako. Sabi. Maganda yung medyo may heels konti. Ikaw mag-heels, sabi ko. YouTube at saka ayan, ganon. Open and honest communication. Yun talaga. Huwag mag-decide na ikaw lang. Kasi partner na kayo, mag-decide kayong dalawa. Luna, ano bang lesson sa una mong asawa na hindi mo na ulitin na yon sa pangalawa? Ay, hindi na ako mag-akin-akin lang. Yung akin is kanya, yung kanya is akin. I mean both. Open table ba? Open ang... Nandyan lahat pag-usapan kasi mas mayroon akong peace of mind ngayon. Tapos, natutulungan pa nga ako kung anong bibilhin ko. Wala na bang tago? Tumutulong din ba siya sa pamilya mo? Ay, oo. Kahit naman yung una. Kaya lang, may nagkamali lang talaga doon. Na I have enough. Ganun. Parang inamin mo na ikaw yung nagkamali ikaw yung din ako. Ilang taon ka noon? Nasa ano ako noon? Late 30s ang start. And then yung sa pag-ano ko ng 40s, nandun na yung mga lifestyle na gagayahin. Ito, gagayahin. Na-influence ba ng ano, yung mga high maintenance, ganyan. Ang pangit noon. Just be, ano. Maganda sa'yo kasi, ano ka, open, frank ka ka sa pagkamali mo. No? Ay, oo. At saka, be content what you have. Yes, tama. Wag kang, kasi ako noon, to be honest, yung, ay, ang ganda naman yan. So, pipilitin ko yun na mabili. Kahit wala ako, gagawa ko ng paraan na makuha ko yun. Pero ngayon hindi na? Hindi na. Nag-iipon muna. Kahit sure? Kalahati, yes. Sure na sure. Ano mo yung final message mo sa mga kababayan natin na gusto magka-AFAM? Well, ano, maging smart ka. Lahat naman yata tayo smart. Kung alam mong hindi legit, kung alam mong hindi legit, wag mong patulan yun. Mag-ingat. At marami dyan na mababait naman na tunay. Okay. Guys, maraming salamat, Rhoda and si Christine. Maraming salamat sa paunlak sa hapon na ngayon. Thank you, Kuya Will. Invite our followers sa pag-follow sa iyong page. Rhoda Ladia. Yes. Gumawa din si Rhoda ng vlog, no? So, yes. Maliit lang naman, Rhoda Ladia. Just follow me. Mm-hmm. And then, like Kuya Will, ito. Yeah. Above all, make the Lord is as the center of our life. Amen. Yan. Yes. Amen. Yes. Unahin talaga ang Panginoon bago sa lahat kasi siya ang provider, siya ang He is our rocks and our refuge. Okay. Amen. Okay, thank you very much. Salamat. And shout out sa inyo lahat.